Welcome back sa ating YouTube channel, mga kaibigan. Isang babae, lumuluha ng kristal. Kung isa kang batang 90s, ay siguradong napanood mo na si Micaela na kapatid ni Vincent sa anime na Ghostwriter, kung saan lumuluha ito ng diamante. Ngunit hindi si Micaela ang pag-uusapan natin, kundi ang kakambal ni Micaela sa totoong buhay. Ito ang kakaibang kwento ng isang babae na may kakayahang lumuha ng kristal. Totoo kaya ito o gawa-gawa lang? Sino ang babaeng ito at bakit ito lumuluha ng kristal? Yan ang ating alamin sa video nito. Kung bago ka lang sa ating channel, nahatid ay makabuluha ang istorya at kaalaman, ay i-click mo na ang subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga latest video na aming inilalabas kada linggo. Huwag din kalimutang i-like at i-share ang video nito para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, kaibigan. Simulan na natin. Ang pagluha ay isang paraan ng tao upang mailabas ang matinding kalungkutan. Minsan ay lumuluha rin tayo dahil sa sobrang kasiyahan. Ang luha ay isang tubig na lumalabas sa ating mga mata. Pero paano na lang kung hindi tubig ang lumalabas sa ating mga mata? Gaya na lang ni Hasnah Mohamed, meselmani, o tawagin na lang nating Hasnah, 12 taong gulang mula sa bansang Lebanon. Iba ang lumalabas sa kanyang mga mata. Imbis na tubig, ay kristal ang lumalabas dito. Sa tuwing ito ay lumuluha. Nagsimula ito noong 1996, isang magandang umaga para kay Hasnah. Napansin ng kanyang mga magulang na panay ang kamot nito at himas sa kanyang mga mata. Nang tanungin siya ng kanyang mga magulang kung bakit panay ang kamot niya sa kanyang mga mata, sinabi ni Hasnah na nananakit ang kanyang mga mata at nararamdaman niya na parang may lalabas dito. Wala namang masyadong napansin ng kanyang mga magulang. Kaya naman pagkatapos nila mag-almusal ay gumayak na si Hasnah para pumasok sa paaralan. Habang nasa paaralan si Hasnah ay nararamdaman niya na parang may isang bagay na nakabaon sa kanyang mga mata. Ginalaw-galaw niya ang kanyang mga mata at nagulat siya dahil nahulog mula sa kanyang mga mata ang isang makinang na kristal. Nakang mga magulang, noong una ay hindi naniniwala upang ipacheck kung ano ang nangyayari sa kanyang mga mata. Isang ophthalmologist na si Dr. Araji ang sumuri sa mga mata ni Hasnah. Dito nakita ng doktor na lumuluha ng kristal ang bata. Kaya naman patuloy niyang pinag-aralan ang kondisyon na ito ni Hasnah. Ayon pa sa doktor ay totoong kristal ang lumalabas sa mga mata ng bata. Tuloy-tuloy ang paglabas ng kristal sa kanyang mga mata. Kaya namalagi ito sa kanyang klinik sa loob ng 2 linggo. Ang mga kristal na ito ay matitigas at matatalim. Nakapagtataka nga lang dahil hindi malang masusugatan ang mga mata ni Hasnah. Hindi ito kayang ipaliwanag ng doktor. Kaya marami ang naging ekspekulasyon kung bakit ito lumuluha ng kristal. Sabi ng kanyang pamilya ay isa daw itong milagro mula sa langit. Dahil bago ito nangyari ay may naririnig daw si Hasnah na tunog mula sa kanilang bintana. Nilapitan niya ito at nakita daw niya ang isang kabayo na sakay ang isang lalaking may suot na puting damit. Nagsalita ang lalaki at sinabing siya daw ay pinadala ng Diyos. Ilang beses itong nagpakita kay Hasnah at patuloy na nagbababala. Mula doon ay nagsimula na daw itong lumuha ng kristal. Isa pa sa ekspekulasyon ay dahil nagbasag daw ng bote ang kanyang ama at tumalsik ang mga bubog nito sa mga mata ni Hasnah. Subalit para sa akin ay hindi ito kapanipaniwala dahil wala man lang galos ng sugat ang mga mata ni Hasnah. Yung tipong mapuwing ka lang ay napakasakit na at namumula na ang iyong mga mata. Subalit ayon sa isang dalubhasa
ang ganitong sitwasyon ni Hasna ay posibleng totoo. Nagkaroon lamang ng isang malaking pagbabago sa komposisyon kung paano nabubuo ang luha tulot ng isang inflammatory disease sa mata. Ang luha ay binubuo ng ionic composition na may halong protina at fats. Kaya naman habang nabubuo ito, ay nagiging solido ito gaya ng ating mga muta. Subalit dahil sa isang genetic o inflammatory disease, ay naging mas matigas ito at naging kristal. Tinatawag ang sakit na ito na Munchausen syndrome. Kahalintulad ito ng isa pang babae na may kaparehas na sitwasyon na si satenic kasaryan. Ang kaibahan nga lang nito kay Hasna ay mas maraming kristal na lumalabas sa mga mata ni satenic. Ayon pa sa isang pahayagan ay huminto ng lumuha ng kristal si Hasna ilang buwan matapos kumalat ang kanyang kwento. Hinala pa ng maranolohiya na pwedeng pikiin ang isang pangyayari gaya na lamang ng isa pang babae na nagpanggap na lumuluha daw ito ng kristal sa kwentong ito. I-comment mo na at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka sa next video namin. May iba pa tayong video na pwede mong panoorin. Makikita mo yan sa iyong screen. I-click mo lang ang video na gusto mong panoorin. Thanks for watching and see you on our next video.